dahil wala po kaming pera, ganyan, dahil sa baha. Naapektuhan po yung pag-aaral ko kasi parang hindi po ako nakakakain. Wala po akong maisip kapag po nagle-lesson kami, ganun. Parang wala po pong pasok na idea about sa lesson po namin, parang ganun po. Masantol, isang bayan sa Pampanga na nakararanas ng matinding pagbaha na pinapalalapa ng climate change. Karamihan sa mga barangay nito ay maituturing na coastal communities. Bukod sa nagbabagong klima, isa sa mga natukoy na dahilan ng pagbaha sa Masantol ang land subsidence o unti-unting paglubog ng kalupaan dahil sa paggamit ng poso. Ayon sa mga eksperto, nagko-contribute din yung water extraction natin from the ground. Hindi lang dito sa Masantol, siguro buong Pampanga, including siguro yung Bulacan, yung pinaka-main source namin ng drinking water is through extraction from the ground. Siyempre, pag kinukuha natin yung tubig sa ilalim, ang tendency nun, yung lupa bumababa kasi nawawala na yung mga pores part dun sa ilalim. Isang pag-aaral na isinagawa ni na Dr. Kelvin S. Rodolfo at Dr. Fernando P. Siringan noong 2006 ang nagpapatibay rito. Ayon sa pag-aaral, ang groundwater extraction sa Metro Manila at Pampanga Delta ang pangunahing dahilan ng higit sa isang metro pagbaba ng lupa noong 1990s. Nakadaragdag din ang basura sa matinding pagbaha sa bayan. Ang source po ng problema ng basura talaga ay sa barangay. Nakukolekta naman po. Ang nagiging problema ko po yung mababa yung segregation at source. Tinututukan ko kung paano matumaas yung segregation of waste at saka po yung waste diversion namin. Apektado rin ang Masantol ng pagpapakawala ng tubig mula sa Angat Dam sa tuwing may malakas na pag-ulan at umaabot ito sa critical or spilling level. Pag nag-release ng Angat Dam at umahan dyan sa may Bulacan, sa may parte ng Kalungkit, isa hanggang isang kalahating oras nandito na yung baha, minsan lampas tao. Sa tuwing high tide sa Manila Bay, unti-unting pumapasok ang tubig baha sa kanilang bayan. Dahil karugtong lamang ito ng Pampanga River, mabilis na nalulubog sa tubig baha ang 26 na barangay ng Masantol. Noon po, nagkakaroon kami ng problema na lumulubog ang aming mga kabahayan. Ang ginagawa po namin, lumilipat kami sa dike, gumagawa kami ng tent para masilungan ang aming mga pamilya. Dahil sa nagbabagong klima, ang pagbahang ito sa Masantol at iba pang mga lugar sa bansa ay maaari pang lumala kung walang agaran at tamang adaptation practices. Apektado ng pagbaha ang hanap buhay ng mga tao. Ang aking hanap buhay, dati ako namamalakayo sa dagat. Noong bandang uli, mga 1 year, 2 years, 10 years, pinatrasyan ko ng dagat, hindi na kumikita, mahina na. Kasi nagkakaroon polluted, pollution. Halos yung kabuhayan po kasi ng taga dito sa Masantol ay sa pangisdaan. So malaki po yung naidudulot ng baha sa mga pangkabuhayan nila. Marami pong nalulubog yung mga palaisdaan. Bumababa po yung mga kita ng ating mga fish pond operators. Ang kalidad ng edukasyon ay apektado rin. Mahirap po, sobrang hirap. Lalo na po nung naranasan po namin yun, nung grade 7, halos lubog po talaga siya dito. Inaalis na lang po yung, tinatanggal na po yung klase kasi po baha. O kaya minsan po lumilipat na lang po kami sa ibang section. Dahil mas mataas ang kalsada, mabilis na pinapasok o di kaya'y permanente nang nasa loob ng mga kabahayan ang tubig baha. May kapitbahay lang po tumawag na WhatsApp na doon po kasi ang license kasama. Ang sementeryong ito sa Barangay San Nicolas nalubog na rin sa tubig baha. Mahalaga ang local adaptation planning. It shows that we have a national government that's working in tandem, in partnership with the local government, at nakikita nito na hindi lamang pinakikinggan, bagkus ito ay inaaksyonan sa pamamagitan ng collaborative approach ng ating pamahalaan para magkaroon ng permanent solution sa mga problema.
Abangan sa susunod na bahagi ang mga ginagawang hakbang ng pamahalaan upang solusyonan ang nararanasang pagbaha sa Masantol.